For more on the current COVID-19 surge in Metro Manila, we're now joined by Navota City Mayor Toby Tiangco. Mayor Tiangco, good afternoon to you and thank you for joining us today. Yes, good afternoon, Carmina. All right, I want to begin with the cases there, your caseload in Navota. How are you faring? But for sure, there was a surge as well. You felt it too? Yes, yes, definitely. I think it was also in your program as early as, March 9 or March 10. The last time we talked. During my interviews at the time, diba, sinabi ko pa nga noon na mas worried ako na yon kaysa nung July or August last year, diba? At the time, sinabi ko na yon. As of yesterday, 970 cases, 70 positives yesterday. And that's a jump from how much beginning of this month? Or maybe end of February? That's a jump from 33 on February 6. That's a lot. How many areas are currently under lockdown there in the city of Navotas? I cannot keep track of it kasi ang nangyayari is may tatanggal sa lockdown, may mababalik sa lockdown. Because hindi naman kami naghinto ng lockdown eh. Even nung 33 cases kami, pag merong qualified for lockdown, we continue the lockdown. Kaya lang talagang padami ng padami na. For example, just to give you an idea, we have 6 barangay halls that are under lockdown. Yung mismong barangay hall because yung mga personnel doon sila na yung nagpa-positive, no? And then today I got initially out of the barangay employees we have already 69 positives today kasi ang ginawa namin is di ba inuna namin yung city hall employees after the city hall employees sinunod namin yung lahat ng barangay employees kasi sila yung nakaharap sa tao eh. So we have to make sure na safe sila, no? Para safe yung ating mga kambayan. And then today nga, nakita ko 69 out of the 176 positives today are barangay staff, no? So yung numero namin, madadagdag ulit ng 176 today. Yeah, so how is that going to impact on governance there in the city of Navotas, Mayor? Yun na nga, that's why ito dapat maintindihan talaga ng ating mga kababayan. But I think now they will understand it more concretely. Kasi di ba dati pa natin sinasabi, even last year, sinasabi natin, mauubos yung resources ng ating gobyerno dyan. No? Because yung gastusin na dapat binibigay natin for development, for infrastructure, bawas ng bawas yon para gastusin sa COVID. Eh ngayon, human resource, hindi naman pwedeng basta-basta palitan yan. No? For example, nagsara yung barangay hall. Hindi lang yan. Yesterday, during our meeting ng 5 PM, yung mga barangay captains nagsasabi na hindi sila makolekta ng basura dahil yung tiga-kolekta nila nag-positive. And then, close contact naman siyempre yung mga kasamahan doon sa truck. So, ganyan na mangyayari. So, do you see, Mayor, let me just cut to the chase here. Government resources yan. Yeah, do you foresee a breakdown in services here if the surge continues? Paunti ng paunti yung serbisyo, di ba? Kasi ang nangyayari dyan is yung barangay, tatakpan muna ng city muna magkukolekta ng basura. Pero talaga nababawasan yung serbisyo. That is very definite, no? Nakita na natin yan, di ba? Even doon sa PRC, di ba? Kaya na delay yung results last weekend is because madami rin yatang nag-positive doon. Sa ospital namin, we had to close down the outpatient department kasi madami na rin kaming mga personnel na nagpa-positive. So, yun yung talagang nangyayari. Yan yung actual situation na yun. How do you get out of that situation before it snowballs into a bigger problem? Alam mo, Carmina, it's a very difficult situation because no one wants to tighten up, di ba? Lahat naman umiiwas na maghigpit eh. Kasi talagang hindi na kaya. But katulad nito, di ba? Wala naman may gusto na bumalik tayo dito sa sitwasyon ng paghihigpit. Pero napilitan tayo. It was as early as March 11 when the OCTA met the Metro Manila mayors
and told us, no, you have to do a hard GCQ or go back to MECQ. Siyempre, wala namang may gusto nang gawin yon. So ano nangyari? Di ba ang sinubukan natin, resolbahan na sa pamamagitan ng curfew muna and liquor ban, no? So ganun ang ginawa natin. Pero ang kailangan talaga dito is yung kooperasyon ng ating mga kababayan, because as I said in our last interview, yung hawaan talaga is doon na talaga sa community na pinakamalapit sa bahay, di ba? Even at that time, we were saying already ang hawaan sa loob ng bahay. And now, we are recommended to wear masks even inside the house, which is really very difficult now. Mayor, I'm sure you know that there are a lot of criticisms now against the government's COVID response. And we heard from Malacañang yesterday from both the president and presidential spokesperson Harry Roque saying that it's all politics. That this is all the criticisms of the government's pandemic response is all about 2022. But what do you think about that? You're in Ground Zero. You know how it is in your city and how you've been dealing with it. Do you think that all these criticisms are just because of the elections in 2022, Mayor? Number one, sa tingin ko, madami, hindi naman kulang ng kritiko eh, di ba? Ang dami ng kritiko dyan eh. So, kami yung nasa front line sa pagtulong kasama ng barangays, and we work with the national government, no? So I mean, wala naman perpekto diyan eh. Hindi naman kami perpekto, wala naman perpektong nagbibigay ng serbisyo eh. So kami, we instead of criticizing, we just meet, we talk, we discuss. We don't always agree, but we have to discuss and try to work things out together. That's the only way out here. Wala naman magiging solution kung we criticize each other eh. And in fairness to the national government, no, ito sana naman makita ng mga kritiko to. Yung Navotas, we only have 300 bed capacity CIF. That is double of what is required of us, no? Dati 450 beds kami, kaya lang yung isa ginawa na naming vaccination site, no? So isipin mo kung 700 o 800 yung cases namin. Ang nagpro-provide nitong CIF na kulang is the national government. So hindi totoong hindi kami tinutulungan. Tinutulungan po nila kami. Experience ko po yan. No? Kaya lang, sila rin, nakukulangan rin naman sila ng CIF na pagdadalan. Kaya medyo nagkakaroon ng backlog. Pero kung ang tanong is sinisikap ba, I can assure you, sinisikap po nila. Mga cabinet secretary po, sumasagot yan ng messages hanggang alas 12, hanggang alauna ng madaling araw, naghahanap po ng pagdadalan na CIF, no? So nagtatrabaho po talaga lahat. Yeah, pero wala naman talagang perfecto eh, kahit sino naman, kahit naman kami, hindi naman perfecto yung ginagawa namin. But when you talk about, let's say, what the critics have been saying, contact tracing, the efforts of the IATF, and now you have this proposal coming from some senators to just either abolish or overhaul the IATF, considering that, according to them, there are not enough health experts on that task force. What do you say regarding that? Okay, based on my experience working with them, everyone is trying their best. No, the decisions may not be perfect. Kasi, for example, ha, Carmina, ito hypothetical lang, no? For example, noong March 11, noong sinabi ng OCTA, mag-MECQ kayo. For example, sinabi ng IATF mag-MECQ at ginawa natin yung MECQ at hindi tumaas yung kaso. Di ang sasabihin din mali yung IATF, di ba? O hindi naman tumaas yung kaso by kayo nag-MECQ. Siyempre, in hindsight, pag tapos na lahat yan, ang dali magsabi, mali yung desisyon eh. Eh ngayon hindi nag-MECQ. Alin ba yung tama? I mean, ang hirap pag nahandiyan ka sa sitwasyon na yan eh. Di ba? Kung nag-MECQ nila, sasabihin nun, o nag-MECQ pala kayo, hindi naman kailangan. Di ba? It's always a judgment call. Malalaman mo lang kung tama yan o mali pag tapos na. But what I'm saying is, kahit Linggo nagme-meeting kami, for example, yung IATF, nag-meeting sila hanggang hating gabi nung Sabado. 9 a.m. ka-meeting ulit namin yung iba sa mga IATF
para pag-usapan itong sitwasyon natin ngayon. Mm-hmm. Yes, yung ginawang sitwasyon na parang pinag-isang area yung Metro Manila, mm-hmm. and this whole thing. No? So they are trying their best and everyone is trying their best. So yung mga critics, we welcome criticism eh, kahit naman ako. Di ba mas mabuting pinapaalam sa amin kung ano yung hindi namin nakikita. Kasi sa panahon ngayon, hindi na talaga namin naiisip lahat 100%. So mabuti may nagbibigay ng suggestion. Kasi may mga magagandang suggestion naman na natututo rin kami doon sa feedback ng ating mga kababayan. Ang importante lang dito siguro is we are open, no? Kami. Like kami sa Navotas, we are very open to criticism. And we understand the frustration of people. Alam namin na talagang frustrated na yung ating mga kababayan. At syempre, dapat namin intindihin, no? Ngayon, kung sasabihin may hindi perfecto, may pagkukulang, wala talagang perfecto, no? Sabihin, delayed yung bakuna. Syempre, kahit kami, gusto namin agad na dumating yung bakuna. But but infighting among us will not help. It will not. Walang solusyon yan. Kailangan lang magtulungan kami. Kung ano yung may tutulong namin, itulong namin. At sasabihin ko talaga, tinutulungan kami. Even doon sa test, no? You know, there was a time last week, no, may surge. Kulang ako ng test kit. Tawag lang ako sa IATF, kay MMDA Chairman Abalos. Padala ka agad sila ng test kit na kailangan namin. Sec Vince Dizon, Sec Charlie Galvez, Linggo nakakausap namin sila, hating gabi nakakausap namin sila. So they are really trying their best. We are all trying our best. All right, and we're going to have to leave it at that. And hopefully the next time we talk about better numbers, we talk about a better situation. In the meantime, you hang in there and you take care. I'll be very honest, Carmina, I am more worried than optimistic. I'll be very honest. But what do you think is going to happen? What are you worried about? Hindi kasi hindi naman humihinto yung pagtaas ng kaso, 'di ba? Because dapat talaga yung mga may kaya, no, yung ating mga kababayan na may kaya na magboluntaryo na wag lumabas. Kasi no matter what they say, nag-iingat naman kami. Wala naman 100% dito, eh, no. Tulungan natin yung ating mga kababayan na kailangan talagang lumabas dahil kailangan daily wage earner sila, kailangan nilang magtabaho. Pero kung leisure, mas mabuti doon na tayo sa bahay. Kaya sasabihin, bukayin yung ekonomiya, mag-take out tayo, bili ng pagkain, pero huwag na tayo lumabas. Yun lang ang pakiusap. And of course, yung mga safety protocols, sundin natin kasi hindi talaga kayanin. Habang mas madami ang lumalabas, mas kailangan mas madami magbantay. And nababawasan na nga kami. Okay, for example, last point, Carmina. Sige. Ang daming nagsasabi sa amin na hindi na i-implement yung mga safety protocols, hindi hinuhuli yung mga tao, di ba? Bakit hindi lang tayo mag-voluntaryo na sumunod? Bakit kailangan pangulihin? Number two, remember, may 3-strike policy kami doon sa Navotas na kung mas madaming huli yung city government kaysa doon sa barangay, eh 1-strike 'yon, and 3 strikes they will magkakaroon sila ng kaso. Paano susunod yung barangay? Lahat ng barangay nagsasabi sa akin under swab test o under quarantine karamihan ng tao, tanod nila. Mm-hmm. Yeah. 'Di ba? So kailangan talaga dito pakiusap sa ating mga kababayan, cooperation. And doon sa magkritiko naman, sana naman it's constructive criticism because we are all open to constructive criticism. We welcome all your comments. So, yun lang po. All right. Navotas City Mayor Toby Tiangco, thanks again for joining us. Take care. Okay.